folks! So, napanood ko na ang Royal Blood episode 15 and like Carlos Fierro, si Gustavo Royales ay buhay pa. Ang kaibahan nga lang nila, si Gustavo ay minor lang yun, tama. So, totoong nasaksak siya and yung reason kaya pala nagkunwari siyang patay kasi nga gusto niya pa rin malaman kung sino yung nagtangka sa kanya and frankly as a father nasaktan siya. I mean yung feelings niya dahil nga up close daw ang ginawa. So hindi kagaya nung sa kabayo na parang sinipa lang siya or yung paso. So ibig sabihin parang gusto talaga siyang mamatay. Na syempre, 'di ba? Parang yung sa may part kasi doon na 'di ba sinapoy kasi ang nakatuklas noon kung napanood niyo din yung episode kahapon na buhay si Gustavo. So may part doon na syempre nainis na sinapoy, tinasan niya ng boses si Gustavo and nainis na rin si Gustavo. Parang sinabi na Napoy, I'm still your father. Ganyan, ganyan. So ganun din ang nafe-feel niya. Siyempre, kahit papano, at least pinakita nito na hindi naman totally pato si Gustavo. But, of course, I wish na yung plot mag-move beyond this. Kasi, parang first week pa lang, ito na yung inaalam eh. So, parang, alam mo yun, pag yung third week kasi, ganun pa rin. Sana mas mag-move yung plot. And, according sa preview, pinakita nga na matutuklasan na or well of course pwede namang pabitin lang yun. Sinabi ng Gustavo alam ko na kung sino diba? Kasi by the end of episode 15 nga which is yung kanina nagpakita na si Gustavo sa mga anak niya diba? Kasi nga sakto pinagbibintangan nila si Napoy kasi naman nung si Tasha masyadong mahal si Napoy nagsinungaling siya na si Napoy kasama niya so he can't be the killer. So, yun nga. And also, yung tatlo. Sa tatlo talaga, parang pinaka-suspicious si Beatrice. Kasi nga, na-discuss din doon yung about sa paso. And, di ba, natikman, literally, ni Gustavo. Yung parang tumulong droplet ng liquid kung saan umagsak yung paso. Nagmula yung pagbagsak ng paso sa balcony, di ba? Andun yung droplet, which is, yun nga, kalasa daw ng alcohol ni Beatrice. Personally, yung suspicion ko, well, pinakita din naman sa preview yun. And, yung, parang, yeah, kasi siya yung mas, parang hindi ganun kaingay. Kasi like si Diana Royales, di ba? Kahit na asawa lang siya ng isang Royales, you know, she has a mysterious past and very visible siya. And both sa credits, ang laki niya sa credits, di ba? Parang pangalawa siya kay Ding Dong. So feeling ko si Dion Ignacio, which is yung asawa ni Margaret, diba? Played by Rian Ramos. Feeling ko siya yung nagpapapatay for whatever reason. Or, well, I mean, knowing that he's like, you know, feeling ko commoner siya and stuff. So baka iniisip niya, syempre, parang mapunta kay Margaret yung kumpanya. Then eventually, baka gusto niya ipapatay din si Margaret or... Wala, gusto lang niya syempre maging ano, kumbaga in dirty linen speak, 'di ba? Siya yung ador. Ganun. Ano siya yung medyo hindi ano eh, parang hindi ganun ka. Feeling ko hindi din ganun kayaman yung background ni Dion. Ayan. Although daw pag anyways, props pala kay ano, yung police na woman. Diba? Ang galing niya umarte. She's actually a theater actress. She's Geraldine Villamil. She's really cool. And si Ding Dong magaling. Si Rian magaling. Si Tirso, syempre, magaling. But, yun. But aside from that, parang feeling ko mas mag-work tong series pag, yun nga, nag-level up na yung mga ganong level. Kailangan pumantay kasi acting like. Si Mikael, nag-improve naman. But, you know, it's the usual gulat acting. Si Megan, actually, maayos-ayos naman siya eh. Hindi naman siya sobrang pangit umarating. I mean, in fact, di naman pangit. Sakto lang. I don't know why she's getting hate on social media. About, ano? Si Lian, actually, before, ano, medyo okay dyan. But, siguro naghahanap ako na medyo yung presence talaga. Diba? Parang,
diba, kunyari, si ano, kahit police woman lang siya, si Geraldine William Hill, diba? Pero, andun kasi yung thoughts, diba, everything, diba? Pag andun siya sa, I mean, yung ano niya, yung iniisip niya, parang malinaw eh, dun sa scene eh. Parang may feel mo yung presence niya, kahit hindi siya nagsasita, which is for me, yung kulang sa mga series sa Pilipinas, na parang, kailangan i-over ano mo ng music, hindi enough yung tension, di ba? Which is yun ang gusto ko sa Royal Blood kasi bukod sa yung parang main theme guys, parang ang pang-RPG, parang astig to, ganyan. Alam mo yun, hindi siya yung feel na mystery tree. Alam mo yun, hindi yung minamanipulate tayo ng music. Hindi ko na lang sasabihin, syempre, kung anong palabas yung minamanipulate tayo ng music. But, yun yung isa sa mga strengths niya. So, ayan, hopefully, mag-move on tayo sa, di ba, dun sa, by next week, di ba, pag mag-move on tayo sa narrative na, di ba, sinong gustong pumatay kay ano. Di ba, I mean, di ba, na hindi umiikot lang na kunyari patay, parang what's next? Yun. I mean, I'm looking for parang level up. And sana ipakilala na sa mundo si Napoy. And, you know, sana ma-discuss din yung mystery ng yun nga, di ba nawala yung wife ni Napoy? Nawala yung wife ni Napoy. Napoy accent eh. Yun yung mga ganyan. Diba? Malay mo si Tasha pala, diba? Spiga. Na binlata. Charot. Yun lang. So, that's it folks for the episode 15 of Royal Blood.